Hello everyone! Ngayon ang magluluto ako ng isda, fish. Kumbaga isang ano yan, isang tilapia na hati lang sa gitna. Ayan, kalahati sa akin, kalahati yung sa amo ko, sa alaga ko. Ayan siya. Ayan. Kalahati to, kalahati doon. Ingredients is, yan, carrot. Dalawang kamatis. Ito ay patatas, sibuyas, bawang, and then parsley. Ilalagyan ko siya mamaya ng ano, ng ginger. Ngayon pwede ko nang lagyan ng ginger kasi may ulyanin na yung alaga ko. Hindi na niya alam kung ano yung lasa ng kanyang nilala kinakain. Noon ayaw niya. Sabi niya, ano da? Maze, ano bang klase ng ano? Anong klase ng lasa nito? Sabi niya. Sabi ko, nilagyan ko ng ginger. Sabi niya, ng ano? Luya, sabi niya, ayaw daw niya. So ngayon, may ulyanin na siya, hindi na niya alam. Previous months, nilalagyan ko na siya ng luya. Ayan siya. At saka ito ay parsley yan. Na-slice ko na itong ingredients niya, guys. Ayan. Maglagay na tayo ng ito, kamatis. Sunod na natin ang sibuyas, guys. Ito. Yan na yung sibuyas. Lagyan na rin natin ng bawang. Yan. At saka luya, ginger. Yan, masyadong ano, maliliit ang slice ko sa luya para lalabas yung katas niya. Para kahit na konti lang yung luya na ilalagay, malasahan yung lasa ng luya. Ito na, guys, yung slice potato and carrot. Ito naman patatas yung susunod natin na ilagay dito, di ba? Ayan. Alam nyo ba? Napansin nyo siguro, iba ang klase ng ano pagluluto dito ng isda. Ang isda dito, hindi sila mahilig sa masabaw na ulam. Karne at saka isda, hindi sila mahilig. Sunod natin ang carrot. Yan. Kung maki-observe ninyo yung ano, actually yung ano, yung luya, hindi sila marunong sa luya, hindi nila alam kung ano yung luya. Pero ngayon, unti-unti na nilang nalalaman nga dahil sa ano, nasa digital na tayo. Ito, kagaya ng sabi ko, hindi sila mahilig sa masabaw. At saka yung, kumbaga kagaya natin, na may sabaw yung kanya, ulam natin, sila, dry. Ayan. Lalagyan ko din siya ng ito, hindi ko papakita yung label nito kasi bawal. Tomato paste yan. Ayan. Lalagay ko mamaya. Sandali lang. Ito na yung tomato paste. Ito na, guys, yung tomato paste. Para may ihala ko dito, nilagyan ko siya ng tubig. Ginaluan ko siya ng tubig. Ayan. Para maihalo ko siya dito. Ayan. Maganda kasi paglagyan ng tomato paste para yung ano, yung sabaw niya ay ano, malapot. Hindi ano, hindi matubig, 'di ba? Gusto nga nila yung ano yung malapot na sabaw. Ayaw nila no yung ano, yung basta ganun ang gusto nila dito. Tagal ko na dito pero at saka nagtrabaho na rin ako sa iba't ibang mga bahay ng mga Israeli pero kahit kailan di ako nakakita ng isda na may sabaw na marami. Konti lang. Yung pagsasawsaw, isasawsaw lang nila yung tinapay. Ayan. Lagyan natin ng asin, guys. Salt to taste. Ayan. Paminta. Saka ano, chili powder. Medyo maanghang ito. Siya nga pala, bumili ako ng green na sili. Maanghang ito, kaya isa lang ilalagay ko. Hindi ko kayang kumain ng ano, masyadong maanghang. Gusto ko maanghang, pero yung nalalasahan ko lang, yan. Ito na siya, guys. Bring to boil and cook. I will add water, boiled water na, yan.
Kagaya ng sabi ko, konti lang. Ganyan lang. Ang gagawin ko is, lutuin ko yan, half boil. Half cook. And then, pag half cook na, ilalagay ko na yung isda. Kasi madali lang naman maluto yung isda, di ba? Para hindi madurog. Yan. Dagdagan natin ng lemon, guys, para may maasim-asim ng konti tong ating isda. Ayan. Kung napapansin nyo, nawala na yung sili. Kasi, tinikman ko, masyadong maanghang. Hindi ko kayang masyadong maanghang, kaya tinanggal ko. Kasi baka hindi namin kaya makain ng alaga ko. Ayan. Idadagdag na natin tong tong fish. Hindi ko alam kung tilapia fish ito o kaya dinis. Ayan. Diba? At saka, lalagyan ko na rin ng petrozilya tawag dito. Parsley. Ano nga ba ang parsley sa Pilipinas? Nung nasa Pilipinas, di pa ako gumamit sa ganito. Ang ginagamit ko lang noon ang alam ko lang noon yung celery ba. Pero tong parsley, never na nakita ko to noon sa Pilipinas, sa palengke, wala pa akong nakikita. Kasi di ba usually yung mga ganitong klase, yung galing sa buntok, ayan, mountain province, yung mga cabbage, carrot, at saka celery, di ba? Pero wala ako noon nakita na nga parsley, kaya hindi ko alam kung anong Tagalog nitong parsley. Ayan siya, pinakabos ko. Yan, gagani-ganito nila yung Kasi pag babalik ta rin mo yan, mamaya, madurog na, di ba? Kasi nga, na-slice yan. Wala nang buto yan. Kumbaga, skinless and boneless fish, tilapia. Hindi ko alam kung tilapia nga ito. O kaya, yung tinatawag nilang dinis dito. Ganyan-ganyan lang nila. Ayan, ang pagluluto nila dito. Ako hindi dito, nilalagyan nila ng marak off, ibig sabihin yung pampalasa. Pero ako, nung nalaman ko na ang mga betsin yung pampalasa at saka yung mga magic sarap ay malaki ang na idudulot na masama sa ating kalusugan. So, ayan, hindi na ako gumagamit ng mga ganon. Yan. Ang ipapakita ko sa inyo, guys, kung paano magluto ng isda ang mga Israeli. Ayan. Ganito yung gusto nila, yung malapot na sabaw. Kasi, di ba, pagka na kumakain sila, usually ito, kinakain nila ng ito ang pinaka ulam talaga nila pagka Shabbat, Friday night. Ayan. Ang ulam nila fish. Ayan, ganito. Pag maluto yan, see to it na may konting matitira na sabaw kasi sasaw-saw nila yan yung challah bread, yung parang Kung alam niya yung sliced bread sa Pilipinas, ganun. Pero iba ang, may ganun ang hugis, pero meron ding yung iba na challah bread na iba ang design ng pagkagawa nila. Ayan. Diba? Ayan, papakita ko sa inyo kung paano magluto ng isda ang mga Israeli. Sa susunod, may iba't ibang klase ng pagluluto. Although, yung itsura ng kanilang pagluluto ay ganito lahat. Sa susunod, iba rin ang ingredients na ilalagay ko. Ngayon, ang nilagay ko na ingredients is patatas with carrot, di ba? Na yan, I learned it from my Jewish Iraqi Israeli na naging amo ko noon. Ganyan sila kung magluto ng isda. Sa susunod, pwede kong gawin siguro, papakita ko sa inyo, kung paano naman magluto ng isda ang mga Moroccan Israeli, Jewish Moroccan Israeli yan. Yan na guys yung niluto kong fish. Yan, pansinin nyo. Meron siyang konting sabaw. Ayan, pero malapot yung sabaw niya.
Yan, ganyan ko siya. Oh. Diba? Meron siyang konting sabaw. Kumbaga, parang isaw-saw lang yung ano, halabred. Yung tinapay dito. Yan. Pasensya na dito sa palayok ng amo ko. Dumating ako dito, ganyan eh. Wala nang iba, yan lang ang kanyang frying pan. Yan. Thank you very much guys for watching. See you again on my next video. Bye-bye. Ito yung niluto ko na fish kahapon na uulamin namin ngayong Friday night. Ayan, Shabbat night. Ito na ulam namin. Ayan. Yung fish, di ba? Kaya naman sa amo ko. Ito yung hala. Ito ay hala maliit. Halang maliit kasi dalawa lang naman kami. Pero usually, ang hala na hala bread na tinatawag nila dito is malaki. Lalo na yung pangpamilya. Ito lang kasi ay dalawa lang kami kasi ng amo ko. Ayan. Diba? Ganito sila kung kumain pag Shabbat. Pagkakain sila, ang kasama ng ano, ng fish, ay hindi rice. Hindi kanin, kundi ganito, hala bread. Usually, kung kinakain nila ng Shabbat, o ang Shabbat kasi ay nag-uumpisa ng Friday, sundown. Ayan. So, ang Shabbat, kumbaga, ngayong Friday, nag-uumpisa ang Shabbat, nung before sundown. And then, hanggang bukas, ayan, ng gabi. Ganito nila kakainin ang ano, ang fish dito, ganyan. May halabred, di ba? Hindi, may sabaw dito na konti. Hindi, ayaw nga nila ng yung sabaw na marami. Ayan. Ganyan, no? Tapos ako inin na ganyan. Ginidip nila dito. Maglalagay ka ng sabaw sa ano? Sa fish. Konti lang. Para pang dip lang nito. Ewan ko ba, para may lasa yata. Tapos diba ang niluto ko kahapon, inilagyan ko siya ng patatas. Itong alaga ko. Actually, bawal mag-video pag Shabbat. Ngayon may ulyanin na tong alaga ko eh. Meron din camera dito pero ewan ko, wala naman sinasabay sa akin. Hindi ko alam kung nakikita nila. Diba? Masarap siya. Kasi nilagyan ko ang kahapon ng ano. Bawang, sibuyas, luya, at saka tomato paste. And then nilagyan ko din siya ng konting ano. Lemon at saka siling maanghang. Lahat katamtaman ang lasa. Hindi